50 taon matapos ang kanyang sensational gang rape case, pinaninindigan pa rin ni Maggie De La Riva ang ipaglaban ng kanyang kaso, kung saan sinentensya ng korte ang apat na akusado na Masilla Electrica noong 1972. Ang isa sa kanila'y nauna nang namatay dahil umano sa drug overdose sa preso. For about 5 to 10 years, we had less crime rates. There was a very insensitive, ignorant person. He came up to me. Sabi niya sa akin, how does it feel like to be responsible for the death of 4 men? I'm not responsible for the death of 4 men. I said they did it to themselves. Sabi ko, they had the power of choice. They chose to be evil. So sabi ko, they have to reap the consequences of their action. Ayaw na sana magpa-interview ni Maggie dahil sa pabago-bagong bersyon ng death penalty. We don't seem to be serious, you know. I mean, yung urong-sulong. Kaya I stopped giving interviews. Pero dismayado siya ngayon dahil tinanggal sa panukalang batas ang rape na dapat anya'y kamatayan ng parusa. They're skirting the issue. They don't want them to make a bold stand. Hindi na pasok yung rape, hindi na pasok ito. So many things. So what happens is, wala nang natitira. It should not be limited to drug-related cases. All heinous crimes, regardless of whether drug-related or not. Umaasa pa rin siya na maisasama ang rape sa pinalapag sa batas ng capital punishment dahil hindi naman daw ito labag sa kautusan ng Diyos. I've already forgiven. But forgiveness does not mean that you will not allow the law to take its course. Yung actions nila, pagbabayaran nila, because you have a debt to society. The laws of God use the man-made laws to carry His will. Sana din daw isabay ang pagreforma sa justice system at bigyan ng mas malakas na boses ang mga ordinaryong tao sa pagkamit ng katarungan. Mario Dumawal, ABS-CBN News.